Lalo sa mga artista dyan, yung mga great klawa, aga-aga, tanginin nyo, laman ng news feed ko, kayo, puro kayo reklamo, nagigising ko lang, hinahiblad nyo ako, ha, puro kayo reklamo, eh, di naman kayo nagbabayad ng prangkisa, ang haba-haba ng panahon, di nyo inayos yan, ha, tapos kayo re-reklamo kayo, tapos isisisi nyo sa Pangulo, ha, kayo na nga nagsabi, mayroong pandemic ngayon, eh, ha, huwag nyo nang dagdagan, ha, dahil hindi hawak ng presidente yan, hindi hawak Tatay Digong yan, ha? Tapos itong si Coco Martin, naikipagpatayan daw siya. Kinuha raw yung tahanan nila. Eh, bahay mo pala yun eh. Bakit di mo pinarinyo? Sa'yo pala yun eh. Bakit di mo inasikaso? Eh, di sana okay pa rin yung programa nyo ngayon. Ha? Huwag kayong putak ng putak. Huwag kayong kuda ng kuda. Ha? Ilagay natin sa legal. Ha? Dapat nag-iisip din kayo. Ha? Eto, simple. Meron kang lisensya na expired. Sa tingin mo, makakapag-drive ka? Siyempre hindi. Expired nga eh. Ha? Meron kang negosyo. O, walang business permit. Sa tingin mo, papayagan yan? Siyempre hindi. Eh kayo pa, napakalaking kumpanya nyo. Tapos hindi kayo pabayad ng prangkisa. Ang kapal mukha nyo. Ha? Kung best ganda, huwag kang hamon ng hamon ha. Ayan, nakakarma ka tuloy. Pati si Kibolo, hinamon mo. O, hindi sarado kayo ngayon. Ano na pala nyo? Ha? Puro kayo reklamo. Kung ako sa inyo, mag-usap-usap kayo. Total, may mga pera naman kayo. Mag-usap-usap kayong lahat. Ayusin nyo yung prangkisa nyo para makabalik na kayo on air. Ha? Takot-takot kayo mawala ng trabaho. Eh, yung mga tambay nga dyan, tsaka yung mga natutulog sa bangketa, hindi namamatay kahit walang trabaho eh. Ha? Eh, kayo, mga famous na kayo eh. Ha? Mag-picture lang kayo, tapos i-print nyo, kikita na kayo eh. Tapos ngayon, nagdadakda kayo dyan. Usin yung buhay nyo, bago kayo gumawa ng mga humarap sa camera nyo, gumawa ng video, sipin nyo muna kung tama yung pinaglalaban nyo. Tangina nyo, mga famous lang kayo, pero wala kayo nito. Good morning! Shout out sa mga guwapa na itong mga artista. Lalo na sa kanya tuwa, naging pasarado, abaw, dahil, tuto, hindi, nine, ha? Bahala na sabihin niyo magalit niyo sa akin, pero ito lang ang masasabi ko at sanoobin ko. Huwag mo kaming idamay ng buong kapwa Pilipino. Ha? Tapos sabihin mo, laban natin to? Mayayari sa inyo, laban natin to? Nagawa ka ng problema ang ibig sabihin mo, laban natin mga Pilipino? Ano palagay mo? Ha? No, kung magkita ba kayo dyan sa ABS-CBN, binigyan niyo kami kita piso-piso, tapos sabihin mo, dahil sama kami sa problema ninyo? Kung nakikita yung mga pelikula ninyo, ano, nakinapang ang buong Pilipino, hindi naman, ah. Tapos sabi mo, galit kayo, bakit? Hinayangan namin dalawang walang lang makain. Manadebe, kasama tala kayo, maipon kayo. Ganun pa nga lang, maaaraw pa lang kami sa ramag. Kukonfess kayo yung public na gano'n, galit na galit kayo, weh! Umaka. Pakailan namin sa inyo, ulam mo, wala na kayong trabaho. Bakit? Kami, ano bang kinikita namin? Mas malaking kita niyo sa amin, bakit nakuhuhay kami? Tapos sabihin mo, laban natin to ba? Laban natin to? Laban nyo lang, hindi namin. Tapos sabihin pa ng ibang artista, wala nung makain pamilya nila. Paano na lang sila? Di pumunta ka sa presidente nyo dyan. Wala ako ah. Oo, nagpasaya kayo ng tao sa show ninyo na lumalabas. Ngayon, sabihin nyo na laban na, bakit mo kami binadamay? Ninanunood lang naman kami sa inyo. Marunong naman kami magpasaya ng sarili namin. Itong upang kami, tinong mga artista. Kung hindi din dahil sa amin, hindi kayo sumikat, tayo lang manunood sa inyo. Kung pagdata problema, kung sabihin mo, damay-damay na to, damayin na kami Pilipino, laban natin to. Ano, buksin? Huwag ang umaga, nakikita ko pa. Itayak-iyak ko na nalaman, andyan si... Sabihin nyo si Juan, yung isang artista dyan sa pipula na ilang tao na. Hindi natin alam kung ewan. Napakainis, makita mo na lang na mag-tweet sa mga Twitter nila, Instagram. Kaya nga ng mga Pilipino na walang kita. May ibang Pilipino nga wala kita, di ba? Yung iba nga pala pulot ng plastic dyan sa kuhan, sa tabi-tabi. Huwag nyo sabihin na laban natin to. Bakit artista ba kami? Nasa damayan kayo? Ah, utak mo gamitin nyo, oy. Ungas-ungas kayo. Laban natin to. Pakilam namin sa inyo kung magsara kayo. Di ba mayaman naman ng network ninyo? Nung sabihin mo, laban natin to. Kapag-anak pa tayo? Ha? Kinayangan namin dalawang buwan na ano, hanggang kayo udala kami sa gobyerno, samantalang kayo, may mga pera kayong mga artista kayo. Tapos sabihin nyo sa confession nyo sa public na laban natin to, magagalit kayo, ngek-ngek! Kaya nga namin na kumikita lang ng piso, kamot kayo, tausan-tausan na kinikita nyo. Ulol! Tapos sabihin nyo paano na lang yung pamilya nyo? Nagtindahan kayo ng talong dyan sa tabi-tabi kung hindi nyo kaya. May wala ba mga tao na pagmawalan kayo ng trabaho? Malumano kayo, maglulugmo kayo, imposible ah! Diba? Hmm? Grace ni Rosa, bakit kinablock? Naginin mo ang gungad mo sa akin, isa ka rin sa problema sa buhay ko? Dinausap kita video call, may asawa ka na? Ikaw wala akong asawa, ano problema mo? Mas asawahin kita? Pag ang umaga, ang buhat mo lang ina. Pasensya kayo, pero yun ang totoo. Tapos, oh nga, doon na tayo, nagsara kayo. Eh, naku, nagsara kayo. Hindi problema ng buong bayan, hindi problema ng buong sabay ng Pilipino, hindi problema ng buong mundo, problema nyo. Diba? Kami nabubuhay kami na hindi nagaling sa inyo. Eh kayo nabubuhay kayo nagaling sa amin, so itamay mo kami. Ha? Lahat ba ng tao sa buong mundo, nabigyan nyo ng piso-piso nyo? Hindi naman ah. Tapos sabihin mo, laban natin? Ano kami? Stop ng binig web na pinasama? Hindi naman ah. Tawa-tawanan pa kayo nung time nung sinabi ni Kibuloy na baka magsara kayo. Grabe ang tawa nyo. Ayan! Anong tawa nyo? Paano na tayo? Kinuha yung bahay natin. Sa public ko, kung hindi naman natin. Kasi gulatan na nilig, abog mo yung tanya, kaya tayo baka kinutuan. At kaya parang pag-alit tayo na-expect mo. Mga kanya ka pa nito, marami akong ganito eh. Padala ko sa isang box.
Sabi mo lang ako sa inyo, address mo. Ang bahala sa'yo. At kinuha ro yung bahay nyo. Ah, sige, hahanapan natin ang paraan niyan, Coco, ha? Yung bahay nyo. Bago natin ang paraan nyo, paano natin mapabalik yung napakagandang bahay nyo at mga maraming magagalang sasakyan na nakaparada dyan sa bahay mo. Bago natin ang paraan nyo, huwag kang magkalala, ha? Kapit lang, ha? Ano ba kasi tao? Nagigit na pandemya. Nagdala ng nangyari sa ating bansa. Sa unang yung pag-isipin. Pasaraan ang PBS-CBN bago kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Kapag mga tao, tuwang-tuwa? Tuwang-tuwa kayo? Nanawalan ng trabaho ang 80,000 tao. O ngayon, kaming 80,000 tao, ano mangyari sa amin? Ngayon, kami mga kapit saan natin tutulungan ang ilang pamilya na tutulungan namin ang buhay natin? Ano sabi nga rin, okay? Diba? Ano sabi nga? Oh, sabi lang kayo, maling. Diba? Ika'y magkalala, bibigyan ang ayuda. Maniwala ka lang. Pero wag mo kaming tinatarantado, ha? Kaya nagsasabi mo, ha? Sa tinatarantado ang mga Pilipino. Matagal nang tinatarantado ang mga Pilipino. Wala kang tribu dati eh. Wala kang malasakit sa bayan eh. Ngayon ka lang naman nagsasasalita kasi direkta naapektuhan ka. Pero hindi ka naman naapektuhan, wala kang maginagawa, diba? Saka, yun nga, makapagtaka ka naman, Brad. Ilang araw pa lang nakasara eh. Wala ka na kagad makain, wala ka na makipakain. Eh kami na dalawang buwan eh. Dalawang buwan na kami walang racket, dalawang buwan na kami walang gig. Ha? Kapin-api ka? O tamang drama ka lang, tamang emosyon ka, nagdadrugs ka? Baka na nakastama ka lang, nagdadrugs ka. Kapin-api ka eh, no? Halata naman yung sulat mo, scripted eh. Mga pinagsasabi mo. Huwag mo naloko yung mga Pilipino, huwag mo ginagamit yung salitang sambayan ng Pilipino. So, huwag yung sinasabi nga ba natin to? Sa inyo lang yan, huwag nyo na kami isama dyan. Kami nga eh. Wala na nag-lockdown. Wala kaming income. Pero okay lang. Imbis magreklamo, gumagawa kami ng paraan. At susubukan pa namin tumulong sa mga kapwa namin. Hindi kami nagdadrama-drama, hindi mo kami madadaan sa mga acting-acting mo. Magkaiba yung realidad, Brad. Taka sa taping, yo. Akala pa rin, pag sasalita mo, parang nasa taping eh. Wala sa taping, hindi ko nga sa realidad, tol. Papaalala ko lang din, ha? Kaya sa unahin yung sarili emosyon mo at sarili opinion mo, mapaalala ko lang mga repa. Ah, nakakalimutan eh. Natatabunan yung mahalagang balita. Dahil sa mga pinaglalabas yung video na wala namang kwenta. Sabi ko, may binabayaran ko kaming tax taon-taon. Meron ko may binabayaran ko back every month. Sa sakaling na ito yung namin. Bukod sa binabayaran namin tax. May service ko yung ibigay sa mga tayo. Pagpunta kami sa ibang bansa para kami kayo ng lahat ng bagay. Bakit dumating ang pagkakataon ko na tumuwang natin yung tangga rin? Lakas pa rin ngayon ang ABS-CBN ang mga artista at unang at isa ang mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano kung malang problema dun? O ngayon, tatanong ko kayo. Lahat ng mga basher, ng mga banko, ang sakong kayo. Lahat ng mga trolls dyan, ang sakong kayo. Magpapakadolid siya mo ako. Okay po? Kasi, tatlo nga. Ang mga tao ngayon, lahat ng mga tao naninira sa amin, hindi kayo pwedeng lakanan at kausapin na mahinahon. Ngayon, kakausapin po kayo sa rinuling bahay. Kasi dyan po kayo, galit ako eh. Galit na. Anong kwenta niyan, ha? Anong different press freedom? Magkaiba yan sa franchise. Magkaiba yun, ha? Tandaan nyo, dalawang bagay na magkaiba yun. Huwag natin ilihis, ha? Huwag natin ilihis, ha? At yun, kagaya sa sabi ko kanina, natatabunan yung mga mahalagang bagay. Ha? Nagkakandabulol ako sa kakapanood yun ng video mo, nagiging bulol na rin ako eh. Huwag nang iyan yung mga mahalagang bagay. O, paalala ko lang, ha? Baka nakakalimutan nyo, 10,000 plus na po ang positive sa COVID-19. Pangalawa, wala pa rin pong mass testing. Pangatlo, hindi pa rin po safe sa mga public place hanggat walang gamot at vaccine. Baka nakakalimutan nyo. Eh, gusto nyo kayo bida eh, no? Gusto nyo unahin pa kayo eh, no? Isipin nyo yan, ha? Mabuti. Nakakapagtaka naman kayo, talaga naman. Ayoko na lang magmura o magsalita ng ano eh, ha? Huwag kayo masyado ano, ha? Pinaglololoko nyo kami. Kami yung pinaglololoko nyo, ha? May legal team yan, ha? Huwag ka na makisali. Ha? Hindi mo matadaan ng sambayan ng Pilipino. Bobo lang maniniwala sa mga pinagsasabi mo, Brad. Yung mga taong galaw naman ng utak na madaling maniniwala kasi nga, porket sikat. Kapag nagsalita. Hello, be. Long time no see. Ba't no see na? Masa kayo? Huwag nyo naalahan nyo, matako ka lang talaga. Nag-live lang ako, no? Kasi magagalay ito si Kuko Marty. Si Provinciano ka maoy. Pila Kuko Marty. I love you, darling. Ano problema mo? Bakit ka nagagalit? Ano problema mo? Kuko Marty, huwag na bala. I will explain my side to you. No? Ano yung sabi mo na kinuha yung bahay mo? Palagpat ka lang bala. Sino naman yung kumuha yung bahay mo? Nasa baka ka naman? No? Ang bigat-bigat yung bahay mo para kunin. Tapos ano yung sabi mo? Paano ka na? Kaya wala ka ng trabaho. Paano mo mapakain yung mga alipores mo, yung pamilya mo? Sasagutin kita dyan sa linya na sinasabi mo, ha? Hindi pa ko FW, probinsyano na ang kalabas mo. Until na wala ka pa rin ipon? Para sabihin mo magutom kayo? Mariusip! Diba? Sakto ma, sabi niya, paano na ako ngayon? Wala na akong trabaho! Wala na akong trabaho! O, paano pa pakain sa pamilya ko? Mag-withdraw ka sa ATM, alam ko may tago kang pera sa ATM. Ang laki naman, ilang araw pa nga lang nabutong ka na, Mariusip. Kami nga mga OFW rito, ho. Tatlong buwan na yung ibang, uborknupi. Hindi nga nagre-react, tapos ikaw ilang araw pa lang, nasisigaw ka na dyan. Ano pa kain mo sa pamilya mo? Hoy, may YouTube, mag-YouTube ka. May TikTok ka, malakikita doon. Diyos ko, kumikita na yung mga small YouTuber. Tapos ikaw na celebrity, nabutong ka. Ay, sa anong kinita mo? Mariusip na to. Sabihin niyo, paano na kayo yung pamilya ko? Magugutom sila, paano na yung mga tinatulungan ko? Hoy, sarado man ang bangko, open, bala 24 hours ang ATM. ATM is automatic teller machine, ipanggit mami for emergency cases anytime anywhere. Mariusip ka? Alam, ilang araw pa nga lang nabala ka ng trabaho, pagbabalakiti ka na dyan. Mariusip. Ito, di pa tayo patincho.
O yung isang bush? Kim Cho, ano yung dinasabi mo nga Law is Law? Kung sa Ilunggo pa, sabihin ko sa iyo ang Law is Law. Look na! Alin nga? As yun, kahit ako paborito yung ABCDA, paborito ko talaga yan. So, si Pong Sinyo, paborito ko talaga yan since fetus pa ako. Kahit noon, kahit hindi pa yung nagsara, paborito ko yan. O, ano magagawa natin? Ilo is low, nga si Lugo pa, luklo. O, luklo. Kung ipagtugpungin yung low is low, luklo. O, ano magagawa natin? O, Agot Isidro. Ay, yung ginawaras mo, alam mo, Agot Isidro, ngayon alam mo na lumabas na yung mga ugali ng mga artista sa likod ng kamera. Na, lumabas na mga ugali niya. Lumabas na yung mga ugali niya, wala kang mabura. Kaya, huwag ka naman taka kung bakit iniwanan ka ni Monsor. Yan, mag-idro ka, hindi yung sabihin mo, kinuha yung bahay mo. Uy, mga natawa sa balay mo, sino nabahat sa balay mo, mga bugat upat, mariusit, devil yung probinsya ka. O, bakit ano masamag yun? O, sabi mo na ambush ang yung sasakyan mo, ano yun, yung ang sisihin mo dyan, si Vice Ganda, kasi namun niya si Pastor Kibuloy, na sabihin ay painto mo ngayon probinsyano. Ayun, sabi ng pastor, sabi niya, o, ano gusto mo, ilang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan. O, ayan, ikita nyo naman na yung lindol na huminto, yung pakaya yung probinsyano. O, di huminto ka talaga. O, bakit ano masamag yung sinabi ko? O, ikaw, Tincho. O, sabi mo na ambush ka. Di ba sa vlog mo yung sasakyan mo, ano yon yung hindi pa maanamala, yung mapasukan, yung tawag yung English, yung bulletproof ba yun? Basta ano yun, bulletproof. O, bakit nag-upi yung ano, hindi nila nag-upi yung bala na pumasok doon. Tapos, umiiyak-iyak ka, pumasok ka agad sa trabaho, hindi ka malang natubuan pubia. Ngayon, dal-dal-dal ka dyan. Kung meron na nila uliwa, hindi ka meron na pubia. Mga narating ito. Kung wala na kayong makain, wala na kayong maka-ano, kasi wala na kayong trabaho, nilayan niyo si Francis Marcos. So, nandun sa YouTube, si Giwaka, inaaway niya si Arnold Tabio, inaaway niya si Baron Geisler. Ayan, kaya inuulasan ng super chat. Doon kayo pumunta. Ano yung problema niyo? Nasolusyonan niyan? Kagwapo, kagwapas inyo, mga wala kang utok. Dahil mga utok naman. Nagkakarauno, pampas ko sa live sinyo. Nasa kwinta na lang, hindi kabilog. Kung hindi opsyon na lang, nadugangas ang buwa. Mga kapranindog kayo, promise. Kaya Agot Isidro, manahimik ka dyan ha. Bakit hindi mo gayahin ang gayaan si Tiaro Santos? Si Tiaro Santos, pumingi ng ano, nagpakumbaba. Bakit hindi niyo kaya magpakumbaba? Kamu pakisag. Eh ano magagawa natin? Ikumpanya niyo ang may problema. Kumpanya niyo ang lumabag sa batas. Kailangan na nila makano. Kung mahal nila talaga ang Pilipino, kung mahal nila kayong artista, no? Yung na yung interview nga dati 11,000 naging 11 million, di ba? Di ba ang gulo? So ang gulo sa bus, lalong nakarunod yung bangs ko. At ngayon, nasarado ang ABS-CBN. Wala na kayong ibang pinag-uusapan, kundi puro ABS-CBN. Nakalimutan niyo na may sumpa ngayon ang mundo. Oo, nakalimutan niyo yun. Mas pinapriority niyo yung gulo, kaysa ipagdasal nyo o gawa ng paraan para hindi tayo kumalat, no? Mas priority pa ng mga kabilang kampo na magbayad sa mga tao para mag-ingay, para mag-rally. Yun lang, kaya tubog yan, no? So ngayon, ngayon, Coco Martin, nagdablang ako, Coco Martin, Kincho, no? At sino pa yun? Agot Isidro. Huwag nyo ba ano palabasin yung mga ugali nyo? Artista kayo, no? Huwag nyo anuhin yung mga, huwag mo dabibibin yung mga basher nyo. Tandaan nyo, kumikita kayo sa tao. Wala ang tao, hindi kayo magkakaroon ng malalaking intak.